Hello and welcome everyone. Kumusta kayong lahat? May dumating na dalawang boxes dito galing MOB, Philippines. At from the box itself ay makikita natin na ang nakalagay dito ay carbon frames. Kaya sa video na ito, ang gagawin natin ay unbox natin. Check natin kung ano yung laman ng dalawang boxes na ito. Coming up. Unahin muna natin ito. Itong box 1 out of 2. Okay, tingnan natin kung anong laman ito. Buksan na natin kung ano yung laman itong unang box. Okay, may isang maliit na box nasa loob. Okay. Prepare to be free. Official press kit ang nakalagay dito. And then, ito na yung frame. Magaan siya. Lagay muna natin dito ulit. At meron pa ritong, I think this is the fork. At saka ito, I think, seat post ito. So, yun ang laman ng box na ito. Okay, ngayon naman, itong pangalawang box ang buksan natin. Tingnan natin ang laman. Okay. So, ito, nag-iisa lang. Isang frame. Okay, ito ang laman niya. Alright. So, tingnan natin itong mga ipinadala sa atin dito ng MOB. But before I open the following, no, kasama itong press kit at bago natin inspect yung mga ibinigay sa ating frames, ay gusto ko lang ipaalala sa inyo kung hindi nyo pa napapanood. Kahapon, September 30, ay nag-release na, nag-announce ng mga bagong products nila, ng mga lineup na parating. Actually, medyo late na, no, kasi for 2021 yan na-release ng MOB. Medyo na delay ang production kasi nga ito ang effect ng pandemic, no. Globally ay puro delayed ngayon yung mga production, lalo sa mga bikes, bike parts. But anyway, sabi nga, better late than never. At kahapon, September 30, ay nag-product launch na ang MOB. At yung dalawang frame na makikita natin ngayon ay kasama yun dun sa kanilang nilaunch kahapon. Para sa hindi pa siguro mga nakakaalam kung ano yung MOB, which I doubt it na kung siklista ka ay hindi mo kilala, ang MOB ay isa sa mga pinakaunang Filipino brand, if not the first Filipino brand, siguro bicycle brand, at hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin sila. At ngayon ay titingnan natin itong mga ipinadala sa atin, at ito ang pinakaunang bubuksan ko, yung kanilang official press kit ang nakalagay dito. Ang nagugustuhan ko sa MOB, no, maganda yung kanilang presentation lagi. Like yung mga product launches nila, ang gaganda ng kanilang mga presentation. And then, ang isang pinakagusto ko rin sa MOB as a brand and as a company, I think is yung kanilang customer service. Tsaka yung after sales. Talagang maganda, maganda yung kanilang servisyo para sa mga customers nila. Huwag na natin patagalin to. Buksan na natin itong press kit na pinadala nila sa atin. At nang malaman natin kung ano yung laman nito. I am assuming ang mga nakalagay dito ay yung mga siguro baka may catalog dito ng kanilang mga products. Kanilang product lineup for 2021. Nakalagay dito is prepare to be free official press kit. So this is the back. Tapos ito yung front niya. May nakalagay dito MOB. Tapos prepare to be free. Ito yung kanilang theme ngayong kanilang product launch, no, freedom. So kung hindi niyo napapanood, napaka-colorful ng kanilang theme this year. So makikita natin dito sa kanilang press kit. Ang ganda nitong press kit nila kasi ang kanilang concept, I think, is a bike box, no? Isang maliit na bike box na pinadala. Parang ayaw kong buksan, nakakapanghinayang. Ang ganda ng kanyang packaging. Ito na. Okay. Wow! Ganda, oh. Freedom nakalagay. Okay, tingnan natin kung ano yung laman.
Then ito na, Freedom Press Reviewer's Guide. Okay, facts at a glance. And then we have here pictures, printouts of the new frames. Yeah. And a new design ng kanilang jersey. Ang ganda. Ito, Liwayway Sunrise ang nakalagay. Ito yung modelo. Meron tayo ditong kasamang Freedom Press Book ang nakalagay. Nice. So, may mga stickers tayo rito from MOB. Ganda. Freedom ang nakalagay. Prepare to be free. Ganda ng kanilang colors ngayon. And then, ito pa. May mga set of stickers tayo rito. At meron ditong parang catalog ng kanilang mga products. Okay. Ayun, so sabi nga rito sa press reviewers guide nila ay MOB will launch its newest brand campaign. Again, nabanggit ko na kanina, Freedom ang pangalan, ang theme ng kanilang brand campaign for this launch. At kasabay sa launch na ito ay ilalabas din nila ang kanilang mga bagong products. Tulad ng MOB Pro RC8, ang dati nilang pinakauna nilang carbon road na frame. But this time meron silang deep blue edition. And then i-launch na rin at nandito meron tayo ngayong hawak na Pro RC8 Max. Ito yung kanilang carbon road frame na disc brake version na i-launch na rin dito yung kanilang XC Ultra 1 na carbon na cross-country na mountain bike frame. At yung kanilang mga bagong jersey na liwayway at takip silim ang kanilang tawag. So may mga iba pa silang i-release maliban dyan ng mga bagong products. So abangan natin yan. Alright, ngayon naman ay tingnan na natin itong bago nilang frame, yung RC8 Pro Max na carbon na road bike frame nila. Tingnan natin. Okay, wow, ganda. Alright, so eto na siya. Boom! Wow! Ganda. Magaan. Maganda. Wow! Ganda. So bago natin i-check yung features nitong kanilang frame ay buksan na rin natin yung kasamang fork at saka may kasama siyang proprietary nila na seat post. Unahin na muna natin yung fork para makita natin yung itsura, yung kabuuan. Eto na. Alright, so yan, partner ang fork na ito nitong frame. At tingnan natin ang itsura. Yeah. So more or less yun ang itsura. Oh. Ganda. Okay, so all black lang siya. Lagay natin para makita natin yung kanyang itsura. And then, ito yung kanyang seat post. So, yan ang itsura niya. Okay, ngayon naman tingnan natin yung features nitong frame na ito. Isa-isahin natin. Ang frame material nitong MOB Pro RC8 Max ay full carbon graphite fiber na mix siya ng T700 at T800. Ang head tube niya ay tapered na mas extra stiff siya kumpara doon sa naunang modelo. Wala tayong makikitang head badge pero may nakaprint na MOB. Internal ang cable routing at glossy ang kanyang paint finish. Ang bottom bracket niya ay BB86. Tapos ang kanyang disc brake system ay flat mount.
Ang rear hub spacing ay standard na through axle na 12 by 142 mm na non-boost. Tapos ang frame na ito ay available sa anim na colors, no? Namely sandstorm, coral blue, race red, hornet yellow, cotton candy at saka gray matter. Ang magiging available na sizes ay extra small, small at medium. Abangan na lang natin sa MOB Facebook page ang geometry chart nito kung gusto niyo makita ang mga measurements nito. Claimed weight nila dito sa frame ay nasa 1,100 grams. No? So, ang gagawin natin ngayon ay timbangin natin, no, kung ano yung actual niya na timbang. No? Kasi minsan ay hindi talaga accurate, no, yung claimed weight at saka yung actual na weight. So ngayon gagawin natin ay titimbangin natin yan. Nasa 1.3 kilograms yung actual weight ng frame na ito. So 2 grams lang naman yung ano, kanyang difference. So okay na yun. Ngayon naman ang gagawin natin ay timbangin natin yung fork. Ang claimed weight ng fork ay 400 grams. So, tingnan natin yung actual niya na weight. Ngayon siguro, ang isa sa itatanong ninyo kung magkano ang presyo ng frame na ito. Ang kanyang SRP is 42,390. Isang set na yun, no? Kasama na yung fork, yung frame at saka yung kanyang proprietary na seat post. So, kung gusto ninyong umorder ay pwede na kayo mag-pre-order. Actually, ngayong first and second week of October ay pwede na kayo mag-pre-order sa mga authorized distributor ng MOB. Ngayon naman, itong XC Ultra 1 naman na mountain bike frame ang ating bubuksan para makita na natin ang itsura niya. Wow! Ganda ng kulay. Ang tawag sa color na ito ay nature green. Okay, maganda rin, no? Kinis. Ganda ng kulay niya. Napakasimple ng kulay, hindi loud. Itong nandito sa atin ay 27.5 na frame ito at meron ding magiging available na 29er. Itong MOB XC Ultra 1 frame ay cross-country ito na aggressive ang kanyang geometry at talagang ginawa siya para sa mga races, no? Yun ang kanyang build. Ang frame material niya ay katulad din ng road bike na Pro RC8 Max. Full carbon na graphite fiber na mix din ng T700 at T800. Head tube niya ay tapered. Wala rin tayong makikitang head badge dito pero may nakaprint din na MOB. Internal ang cable routing at ang kanyang paint finish ay matte. Ang bottom bracket ay threaded na BSA 73mm. Ang rear hub spacing nito ay 12 by 148mm na boost at naka-through axle na ito. At kayang mag-accommodate niya up to 2.45 na lapad ng tires. Available sizes ay 15 at 17 inches para sa 27.5 at 15 naman para sa 29er. Ang mga colors naman available ay velvet red, graphite black, deep blue at nature green. So maliban dito sa mga bagong frames na ilalabas ng MOB, ay marami din pa sila mga ilalabas within the year and I think until next year ng mga bagong products nila katulad ng mga saddle, meron silang mga bagong jerseys na ilalabas. Abangan natin yon dahil ang gaganda ng kanilang mga design ngayon. Pwede na kayong mag-pre-order mula ngayon hanggang November 10 sa mga MOB participating dealers. Ang release ng mga frames ay sa November 11. Bisitahin nyo na lang ang Facebook page ng MOB para sa mga announcements.
Dito sa Rizal ay pwede kayong mag-pre-order sa Skylark's Bike Shop. So, anong masasabi ko sa mga bagong product lineup na ilalabas ng MOB? Ang masasabi ko lang siguro ay sobrang level up yung kanilang mga bagong products na ilalabas ngayon. Mula sa design, sa mga color scheme, lahat sobrang level up kumpara sa mga dati nilang nire-release. Ngayon dito sa mga parating ay talagang ang ganda, simple, pero napakaganda, napaka-elegante tingnan at modern na yung kanyang mga design. Kaya abangan ninyo at kung may balak kayong bumili, I would advise you to make a reservation already or mag-pre-order na kayo dahil ang ilalabas nilang mga frames na ito ay limited lang. So, that's it for this video. Yun yung ating mabilisan na pagtingin at pag-inspect sa mga bagong ilalabas ng mga frames ng MOB. Kung kayong tatanungin ko, ano yung gusto nyo? Anong gusto nyong frame? Anong gusto nyong kulay? I-comment nyo lang sa comment section at pag-usapan natin doon. So, hanggang dito na lang. Like and share this video. And don't forget to subscribe. This is the Cyclelogist. And as always, I'll see you next time.